Sabi ko, ma, trust me, wala yan. Okay lang yan. Okay, ilang months ka bago naniwala? Ay, hindi. Nung that night po, yung lola ko na malapit sa St. Ignatius po nakatira yung lola ko, yung mommy ng mom ko. Sinundo na po ako ng lola ko. The first month of the pandemic, nandun lang ako sa lola ko. Doon ko na na-realize na parang, okay, parang, oo, medyo feeling ko. Oo. So, umuwi na ako sa bahay ng parents ko. So at least parents mo ang gumabay talaga sa'yo na sa pagharap mo dito sa pandemic. Pero naging tutok ka daw sa health fitness mo? Well, kasi talaga yung naging part na talaga ng buhay ko yung working out eh. Parang sa isang araw pag hindi ako nakakapag-workout, parang umiinit yung ulo ko or hinahanap na talaga ng katawan ko siya. And it's a way for me to deal with, di ba? Parang mental health also eh. Parang that's, if you work on the body, it helps the mind. So, parang I was trying to study ways na I could still work out pero nasa bahay lang ako. Kaya itong resulta, ang ganda-ganda ng katawan. Yes, oo. Na-maintain. Albie, ang ganda ng ginawa mo kasi kahit nasa pandemic, in preparation for work, at least pagbalik ulit ng work, prepared ready ka na, diba? Opo. Oo. At isa pa talagang diniskartehan mo ay yung pagninegosyo. So, kwento mo sa amin itong papabagnet. Hala, paano kakahanap